aking channel at ngayon may panibago na naman tayong tutorial and this time gusto ko kayong turuan yung free cash-in option gamit ang Gcash patungo sa inyong Coins.ph. Ang pagka-cash-in sa ating Coins.ph may dalawang option dyan na gamit ang Gcash. Yung option 1, yun yung may kaltas na 10 pesos or 20 pesos. Ang experience ko is parang 20 pesos yung nakaltas sa akin nung nag-cash-in ako gamit ang aking Gcash sa Coins.ph. May isa pa tayong option para hindi naman tayo makakaltasan. Yun yung free na pagka-cash-in gamit ang ating Gcash patungo sa ating Coins.ph. So without further ado, let's get started! Okay guys, so ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung option number 1 na pagka-cash in gamit ang inyong Gcash to your Coins.ph. So ito, punta tayo dito sa cash in. So ito yung ating Coins.ph ha. So ito yung cash in. And then, just scroll down, makikita natin dito ang Gcash, di ba? At ito yung option number 1, ito yung may fee. Ito yung may bayad pag nag-cash in tayo. So like for example, magka-cash in tayo ng 15 peso. Ang total na babayaran natin or ang total na makakaltas sa ating Gcash ay 25. Kasi sabi niya dito, an additional 10 peso service fee will be charged by DragonPay for your Gcash cash in. So ito yung option number 1, may fee na 10 pesos. Para makaiwas tayo sa transfer fee, punta tayo sa ating Gcash. Dito tayo sa ating Gcash account. Para makaiwas tayo sa transfer fee, ngayon ganito ang gagawin natin na pagka-cash in or pag-transfer ng pera from Gcash to Coins.ph. Punta tayo sa bank transfer. Ngayon, punta tayo dito sa may tuldok-tuldok dito sa bandang ibaba. Ito, nakikita nyo, view all. And then, just scroll down. Makikita natin dito ang Coins.ph DC Pay. Ilalagay natin ngayon dito, di ba yung 15 kanina naging 25? Enter amount 15 pesos. Now we're going to enter account name. So ang account name na ilalagay natin dito ay yung pangalan nyo na nakaregister doon sa Coins.ph ninyo. Ang account number ay yung cellphone number na nakaregister doon sa inyong Coins.ph. Dito sa Coins.ph nyo, makikita nyo itong parang tao dito sa sulok. Upper left. Okay, click nyo lang yan, nandiyan yung details ninyo. Yung pangalan ninyo, tsaka yung cellphone number na nakaregister dyan. Pwede rin ninyong ilagay yung inyong email address kung gusto nyo, pero ito ay optional lang. Gusto ko pa rin ilagay. Pag okay na, just click send money. Make sure lang na i-confirm nyo muna bago kayo mag-proceed. Just click confirm pag okay na. And there you go. So, ayan na siya. You have sent 15 pesos of Gcash. So, may confirmation na. Check natin ngayon yung ating Coins.ph. So, kanina ang laman niya is 28. So, ganun lang guys ang pagka-cash in sa Coins.ph gamit ang inyong Gcash na walang babayarang fee. Okay, so ngayon alam niyo na, pwedeng-pwede niyo nang kargahan ang inyong Coins.ph gamit ang inyong Gcash na walang babayarang fee. Kailangan kong i-transfer yung balance ko sa Gcash to Coins.ph kasi kapag may nagpa-load, mas malaki ang rebate dito sa buy load. Kita nyo, get 10% back when you buy load. Kung gusto kong mag-load sa sarili ko, tinatransfer ko muna dito sa Coins.ph para mag-load. Sa Gcash, 5% lang. So, mas magandang gamitin ang Coins.ph kapag naglo-load. So, yun lang ang ating tutorial guys. At kung nagustuhan ninyo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At kung wala pa kayong Gcash o kaya Coins.ph, nakalink dito sa baba ng aking video ang mga links para naman kayo ay magkaroon ng inyong Gcash or kaya ng Coins.ph. At meron din kayong freebies na matatanggap na 50 pesos para ma-experience nyo ang Gcash at ang Coins.ph. So, yun lang guys. And see you again on my next video. Bye!